malakas. Ng kanyang bisig na malakas, ako'y ligtas. Hindi ako matitihan at panatag sa kanyang bisig na malakas. Dumagsaman ang lahat ng hirap, hindi rin ako masisinda. Sa aking palad ang umahawa ay kanyang bisig na malakas. Ako'y ligtas, hindi ako matitingan at panatag sa kanyang bisig na malakas. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang ating Haring Paririto. Tayo po lahat ay tumayo. Ating Haring Paririto, sing. Ating Haring Paririto, yaong ipinako sa krus, san isasala ng tao, dugo ay nabuhos. Sa pinto, siya ay nasa pinto, dumarating, siya ay dumarating. Ngunit mga banal lamang, tanging niyang titipunin, upang ganti ay pakamtan, sa langit dadalhin. Sa pinto, siya nasa pinto, dumarating, siya ay dumarating. Mga tandang iniyayang, sa muli niyang pagdating, matuling na natutupad, nakikita natin. Sa pinto, siya'y nasa pinto, dumarating, siya ay dumarating. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat Panginoon sa pagpapalang ipinagkakaloob niyo po sa amin na kung saan amin pong gagawin ang isa pong napakahalagang programa na amin pong itatagubinin sa inyo ang tahanan ito na sa pamagitan ng inyong basbas ay aalisin niyo ang mga bad things, ang mga masasamang mga bagay na narito, kundi inyo pong papaldan ng mga mabubuting gawa, ang mga pang-good vibes, lalo-lalo na po ang mga nakatira ko dito. Ito po ang panalangin sa matamis sa Panginoong Jesus. So, bago natin ito i-bless, ay tayo muna po ay mag-iiwan ng ilang mga texts para po sa ganun ay ito yung ating magiging baon, lalo-lalo na dito sa tahanan ito. Sabi nga po sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 1, napakasimple lang po yun. In the beginning, God created the heavens and the earth. So titingnan natin, ang Diyos po ang naglalang ng lahat ng bagay dito sa lupa. Mapapansin natin na lahat ng nakikita natin, ang Diyos ang dahilan kung bakit may mga puno, kung bakit may mga halaman. Dahil siya ang mas makapangyarihan at siya yung naglikha ng ating pong mga tirahan. Na kung saan ang sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, at ang Panginoon ang siyang magpapauna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan, ibabayaan ka.
ikaw ay huwag matatakot ni Mandubaybay. Kung ang Diyos ang nag-provide ng tahanang ito sa atin, huwag tayong matakot o huwag tayong mag-alilangan kapag dumating yung pagsubok dito sa bahay. Dumarating ang araw na nasa loob ng bahay, mayroong hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan. Dumarating yung time na nagkakaroon ng gulo, ng away. Pero kung ating itong ilalapit sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yung katahimikan para sa atin. Ibibigay ng Diyos ang lahat-lahat kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil siya yung nagdalang ng mundo, so ibig sabihin dahil siya nagdalang, siya ang nag-provide nito. Kumbagay, binigyan lang tayo ng instrument ng Diyos. Yung ating pinag-aralan nung kagabi, yung about sa pananalapi. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananalapi. Na yung pananalapin yun, yun yung tutulong sa atin na para mabuhay dito sa sanlibutan. Na yung pananalapi ay gagamitin natin din sa tama. Kaya nga sabi dito, igagay tayo ng Panginoon sa tamang pamamaraan. Sa loob at sa labas ng ating tahanan. Kaya nga po, sa mga anak na naririto, sabi nga sa Exodo, ating babasahin, Exodo 20, verse 6, verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, maliwanag po na para magkaroon ng kapahimigan una sa mga anak na naririto dalawa, ay nandito yung pagrespeto sa mga magulang. Paggalang sa magulang, pagmamahal sa magulang. Kung ano ang sinabi ng magulang na alam natin na nakakabuti, ay ating susundin. At kayong mga magulang, ang siyang mag-guide sa inyong mga anak na para lumaki sila na patuloy na kinikilala si Kristo at hindi mapalayo sa katotohanan at kaligtasan. So, dito sa tahanang ito, sabi nga po, sa aklat ng Matthew, ang last na aking babasahin. Matthew 6 verse 33. Sabi po dito, dadapuan hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ibig sabihin, sa tahanang ito, dapat mauna si Kristo. Sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng inyong decision, para maalis ang mga bad spirit o bad things na mayroon dito, huwag niyong kakalimutan na lumapit o manalangin kay Kristo. Ibig sabihin, kapag sa loob ng tahanan ay wala ng panalangin, ay para bang nahihirap ang pumasok sa atin yung pagpapala. Hindi lang pagpapala ang pangalan ni Kristo, yung presensya niya. Kasi ang pananalangin yan yung magbibigay ng protection sa loob ng tahanan. Na ikaw ay iingatan, gagabayan, tagayan ng ating ginagawa. So, dapat meron tayong personal prayer. Bago matulog, nagpipray tayo. Bago aalis, magpipray tayo. So, ang tahanang ito, poprotektahan ng Diyos kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya at humihingi ng gabay. Pero pag hindi tayo hihingi ng gabay, ay mahihirapan tayong maprotektahan. Di ba? Kapag ang dalawa, pag hindi humihingi ng gabay sa atin, hindi natin alam ang gagawin natin. So, parang sa Panginoon, kapag hindi tayo lalapit sa Kanya, kahit alam ng Diyos na kailangan natin, hindi niya yun ibibigay. Kasi ang gusto ng Diyos ay lalapit tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi dito, uunahin natin si Kristo. Lahat ng mga bagay dito, simula ngayon, kasi biblessing na po natin ito, hindi na po kayo dito pwede magpainom. Siguro, wala naman ngayon. No, yung makapasok ang sigarilyo, makapasok ang mga karumal-dumal, yun po ay iiwasan nyo po dito. Kasi, ang blessing po, yan yung protection na kahit ano saan ka man magpunta, gagabayan ng Panginoon ang inyong bagong tahanan. Ang inyong mga gawa dito, kailangan may kabanalan. So, ngayon, dahil bitag pa pala itong price.
Ito po, ipag-pray ko po. Pag may sobra ito, bawal nyo po itong ipanghilot. Baka may ipanghilot kasi ito. Eh, ito po ay pag napag-blessingan na po ito, gagamitin nyo lang po ito kapag may mga blessing. Kagaya, example, papablessingan yung trabaho, yung barber shop. So, ito ang gagamitin na. Pero ito, bawal ito ipanghilot, gamitin sa mga ano-ano, maliban sa pag-blessing. Kasi, banal na ho ito, pinag-pray na po ito. So, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo na ang langis na naririto ay inyo pong basbasan na maging proteksyon sa tahanang ito na aming papahirin ang lahat ng gamit na nasa loob ng tahanan at sa labas ng tahanan na ito ang pamamaraan ng paggabay niyo po, Panginoon, na ilalayo niyo ang mga toxic na mga masasamang mga gawain o hangarin ng mga tao. At kami po ay umaasa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya ay inyo pong gagabayan ang tahanan ito na patuloy ibibigay ang pag-ibig na nagbumula sa inyo, ang pagpapala at hindi po kalakasan ng pangatawan. Maging masaya ang mga nakatira po dito na kayo ay patuloy na kinikilalang personal na pagkakasitas. At kayo po ang uunahin, wala nang iba. Kaya umaasa kami, Panginoon, na inyo pong gagabayan ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na ang tahanan ito. Sa pamagitan ng langis na amin pong sinasamo sa inyo, inyo pong basbasan ang langis na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Dito lang po kayo. Hindi mo naman kaya ate tumayo, no? Kaya mo. Kaya muna sa kuhan. May meeting mo may. Kawayan lang pala itong ano. Kala ko simento. Ang lakas ng amoy ng pintura dito. Makuha nga yan. Matagal na maalis. Siyan po mga kasisyon. May bisingan pong aming tahanan para magamit ang tagumpay. Ayan.
sinabi tayo. Kaya muna sa kuhan. Gamitin mo niya. Tuwayan lang pala itong ano. Parang simento. Lakas ang amoy ng pintura dito. Makuha nga yan. Matagal may maalis. Siyan po mga kasisyon. May bisingan pong aming tahanan para magamit ang tagumpay. So yan po. Nilagyan po ng hiwagang okay na kamis. Awitin natin yung ang ama ay papuri.